So homesteading talaga. Mm-hmm. Kayo ay nagtatanim para sa sarili niyong pagkain at para sa manok. Para sa manok ko. Katulad yan, yung itong langka namin, minsan pag naghinog sabay-sabay, lima, anim, so hindi mo ubos kain eh. Sa manok lang? Sinasabit ko lang doon sa bahay ng manok, yung saba, ganun din. Makakuha ako mga tatlo, pag hinog na, isasabit ko lang sa loob, may nag-agawan sila. Yun ang pati manok, makatikim pa ng ano mo, produkto ng... So kumusta? Walang gastos? Hindi masyadong pwede. Minus gastos, kasi minus gastos, kasi... Pag may mga prutas ka dito, may mga pagkain na hindi mo naman binibili, eh kung binibili mo, edi dagdag pa sa expenses yun. Eh pero kung sa sarili mong dito lang, walang gastos. O, example, yung papaya, kasama din yun sa... Rambutan. O, ano ba yun? Lahat lang. Marang. Saging. Saging. Ang yung jackfruit, yung langka. So mag ilang percent ang gastos niyo sa pagkain, ilang percent ang libre? Siguro mga almost a half, sir. Half. Almost a half, yes. Kasi yung nagmi-mix kami, yung binibili lang yung isda, no? Yung hindi, yung ano, yung oo, yung fish meal. Fish meal. At saka naglalagay din kami ng commercial feeds, pero 20% lang. So siguro almost 50% talaga yung free. Okay. Yung 50% na natipid ninyo, it translate to income ho ba yun? Yes. Pangmasahe nga eh. Pangpamasahe. May pangpamper. Yes. Oo. Okay. Tuwing kailan kayo lumuluwas sa city? Nung may stay-in helper kami, mga siguro weekly nagluluwas kami. Ngayon wala kami helper dyan. May nagmamasage dyan. Dito na sa local na mag... Meron din dito. Meron dito. Nagmamasage. So hindi nawawala yung massage, ha? Kasi masarap sa katawan yun eh. Okay lang talaga. Pagod ka. Pamasadis-masadis minsan. Minsan pagka nauhaw siya, sabi niya, kumuha ka ng buko, inom tayo ng buko. Walang hindi ka bibili. Tapos minsan inutusan ako, sabi niya, mag-ikot nga doon, gusto ko kumain ng saging, yung saba. Ang sabi ko, sige. Pagbalik ko, may dala ka na. Kasi sir, hindi ako talaga pala kain ng tinapay, ng bread. Mas masarap talaga yun. Minsan sabay-sabay, yung lakatan, yung tundan, yung saba. Whatever here, ng food. Yun kung yung chicken nyo ay nakatipid kayo ng 50% sa pagkain. Kayo naman, sa pagkain nyo, ilang percent ang natipid nyo? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Nakatipid kayo ng 50% sa pagkain. Kayo naman, sa pagkain nyo, ilang percent ang natipid nyo? Ay, siguro mga 70. Yung 70 siguro. Wow. Ang binibili namin, kasi wala kaming palayan dito, bigas ang binibili namin. Bigas ang binibili nyo. Isda. At saka isda. Pero kung minsan, bibili ka lang ng kunting isda, may mga talbos ng kamuti. Sila, kung gusto nila, kakatay sila ng manok. Ako, hindi na kumakakaw ng manok eh. Hindi na siya kumakain ng manok. Gusto ko, pa nalang daing nila sa dilata. Ayaw ko ng manok. Nagsawa na sa manok nung una, yung tinula, gusto ko. Tinula. Ngayon, ayaw ko na. Okay, ma'am. Yung experience niyo sa darag, sabi niyo, pwede mabuhay, may pang-pamper konti sa sarili. Yes. Okay. Kumusta yung negosyo na yan, ma'am? Talagang maganda. Okay. Pwede mo mai ano bang pabugal? Pwede mo mai i-introduce sa iba na So pwede niyo i-recommend. Yes. Especially yung mga retirees. Kasi, di ba, yung mga retirees, usually wala nang ginagawa. Basta bigyan mo lang ng attention yung alaga mo para mamonitor mo kung may mga sakit. Kasi kung mahal mo sila, binibigyan kanila ng maganda. Bigyan mo rin hanap buhay yung mga kapitbahay mo rito. Maka-help pa sa mga kapitbahay. Kapitbahay. Nagiging workers sa farm. Okay. Alam, lika. Mga ilang buwan na po ito, sir?
3 months. Basta ganun, pag 3 months, pinalabas ko dun sa housing dock. At saka nilagay dito. Yung mga mail sana dun sa kabila, kaya lang hindi pa na-disinfect dun. Oo, pero hindi yun naman delivered na yung mga puti. Wala, Doc. Kasi lumalabas talaga yun kahit yung sa itik. May lumalabas talaga yung puti. Suspecha namin, baka in their distant past, mayroon silang parents na puti. Okay. Or random mutation. Kasi pa isa-isa lang naman, di ba? Oo. Yun lang sila. Pero seldom yung female, yung babae. Kadalasan lalaki. Oo. Yung sa ahoy, Doc, may lumabas sa kanila na pure black. Oh, pwede rin yun. Oo. Kasi yun gayon, baka siguro in their distant past ay merong ano. Meron silang ay. Kuha mo 'yan. Yun talaga ang darag, ano bang tawag ng maila, Doc? Mailap. Naibintangan ni Dandan yung isang puti. Yung pundarag, konting galaw lang. Yes, ganun sila. Ito yung growers. Ano kasi yan? Natural behavior nila yan. Yun yung kailangan nila yan pag nasa wild sila eh. Kailangan mailap sila para mabilis silang makatakas. Hindi sila ano ng predator. Nguya gid man siya. Smile, sir. Padamihin natin yung nasa likod. Wala na to. Hindi bala binaligya mo to. Smile. Sa walo? Include sa walo? Ayan. Okay lang. Balik ko to. Isa na lang to bilin kag. Okay. Wala ko kabaligya ay sa sulog. Ayan, ganda oh. Kuha na, makapuno, manglusing. Oops! Mailap talaga, no? Balik mo na. Siya kaya nagutom sige, na sir. Sila. Sige sir, lagay pa ang pagkain. Nagugutom sila. Kuha lang na, di supposed to be manglusing. Nang munga lang na ditani. Galing kay i-disinfect pa na to sa pihak. Sinigod rin lang anay patanan ng sulog. May basta ibang sulog ba? Ibang galing ko tiba? Nung matapos na to. Ulang pa. Tama na na. Kwanto yan sa breed? Ito galing. Nay lang. Ba't may puti? Damay-damaya lang bala. Magutang ka. Minadamo-damo. Tama na na. Tama na. Hindi ka nung palapit. Ito kayo nung ay nag-ano. Makauno na sila. Hindi na pagdugang eh. With their previous parents or random mutation. Would be 1 in 500. Sa itik nga, 1 in 1,000 eh. Sige sir. Para makuha ng maganda. Ngayon lang may lumabas na puti. Oo. So nakailang daan na kayong production. Yes. Ano? Sige sir, bigay po. Siyang, ano, eh, pwedeng random. Sa itik din po nagkakagano. Nagkakagano din. Lalo na yung ano, lalo na yung itik pinasakit. Nasayangan akong slaughter kasi sabi ko, yung gwapo-gwapo, parang si Piolo. Slaughter mo talaga ako kasi wag mo siyang anuhin. Pero hindi lang gina-breed, hindi lang pag i-ano, hindi lang. Sir, tingin ka rito sir. Sir, tingin po dito. Baba sir. Yan, sir, upo ka, sir. Yan, mga off color yan, Doc. Yan, sir, tingin ka dito, sir. Yan. Sir, yung pwesta niya po paharap dito, yung tabang naglaro yan. Mag-ano, mag-exchange. Yan. Okay, ako. Tapos. Natapos naman na sila, Dan. Ay, doon sa mga sisiw gusto. Ay, wala pa, Papa. Wala pa na pasaka ang kwan. Ang trapal? Hindi pa napataas ang yung trapal.
Anong next po natin, ma'am? Mayroon pang mga sisiyo doon. Sisiyo naman. Yung day old at saka hanggang dalawang buwan. Sige po. Doon sa kabilang housing. Linggo-linggo kasi may kinakatay kami. Dito namin kinukuha eh. Okay. Mabuti kinaya yung kaidin niyo. Inaalagaan. Mga 1 week pa lang itong na-transfer para naninibago sila, para nagsipaya o oh, mga payat. Payat. Oh, bigat na. Nabigat na. Kaya nga, 30 kilos. Nilagyan ko ng vitamins kasi sabi ko naninibago siguro isang ano na. Sino buyer, sir? 1 week pa lang. Na, ah, si Abing. Mga buyer yan hanggang si Bacol. Yes. Buhol. At yung mga ganun, kung na sarapan sila sa ulan. Sabi ko, huwag kayong mag-ano dyan, masisipunin na naman kayo. Yan, sir. Yan ang darag talaga. For slaughter talaga yan. Pero may bumibili. Yes. Sana kung may babae. Kaya pakita mo yung yun, no? Always lalaki. Seldom lang yung babae. Pero kung may pumunta rito na yung wild chicken talaga, original. Mga four. Four and a half siguro. Lakas pa-ibo na. Yung pala, kung pala talaga. Meron dito isa eh. Doon kung kita, pag ganyan paglipad niya, susang layo. Sabi ko, hindi kanto. Oo. Alam mo, ma'am, yung basta yung... Lumapit na nagpano siguro. Maganda lang yung papakain. Ganito rin ang kulay niya, kaso maliit. Oo, oh, kaso maliit lang. Hindi makaabot ng 3 months. Maibenta na. Yes, may. Kasi, mga 900 grams. Live. Yes. Ma'am, kasi, join po kayo dito para hindi maghiwalay yung audio. Ah, okay. Labuyo? Labuyo? Kasi, yung pang litson, kuha naman eh, mga 650 grams lang kailangan eh, mga 600 grams. So, at 75 days, pwede ka nang makakatay. Oo. Hindi na makaabot ng 3 months. Pero, hindi masarap kainin yung mga ganun, ano ma'am. Pero yung iba, hindi naman alam na ganun eh, basta sabihin mga native, masarap. Pero sa totoo lang, kung ano, mas masarap yung medyo matanda. Yun yung sabi ko sa iyo, Doc. Mayroon akong native na pang pambili lang ng bigas. Doon sa kabila. Pambili lang ng bigas. Oo. Kasi maraming naghanap ng native egg. Alam mo, Doc, kahit parehas yung pinapakain namin, yung lasa ng meat, iba. Iba talaga. Para sa tao ito, kasi ibang lasa nila eh. Wala, balik tayo. Kasi ito naman yung pinapakain ko sa kanila. Ewan ko, bakit ibang lasa? Ang lalaki nila, Doc, sabi ko nga sa Keuka, huwag na kitang mag-alaga ng heritage kasi mamulubi tayo sa ano, sa papakain. So yung mahirap po sa heritage, magastos. Ay, grabe yung magastos talaga kasi siguro hindi mo mababawi sa gastos. Tatlong kainan ng darag, isa lang sa heritage. Kasi may delivery kasi sa native, kaso grabe yung budiga dyan, lalaki. So mas maganda pa rin ang darag, ma'am. Ah, yes. Mas maganda darag. Easy ba? Mas madali. Mas madali. Na patabain. Mas simple. Yes. Mausay maghanap ng pagkain sa mga ano. Yung heritage doon lang tumatambay sa pintuan. Kung yung heritage sa pintuan na lagi nag-aabang, oh. Hindi sila marunong mag-ano, mag kakainin niya. Sir, pwede ka bang humuli ng magandang darag? Pakita natin sa camera. Yung body conformation. Pati yung ano, pati yung kulay.
kulay yung mga ano na mga yung mga tanda mga bit na ganun kailangan niyo dito yung ano bang tawag doon ano panghuli ng isda yung may bilog na may oo oh, yun ang hiniwala namin yun sana pa oh kasi mas madali yun, yun oh malapit sa ma, yung sa puti yan oh maganda yan oh sige sir sir katabi, pwede katabi, si Dandan yun Dan. Si Dandan ang katapat niyan ayun sana oh yan yeah, yung classic ano plumage pattern ng darag. Ganda mahirap kasi kung, pag may bumili dito na araw, sabi ko bumalik na lang bukas kasi hindi namin madagip kasi araw. Ay, ito oh, yan. Ito. Yan sir. Ma, ang importante lang naman yan, makikita mo yung streak ng yellow sa gitna ng feathers. Kapag yun lang walang... Kailan natin ma-close up sa camera sir para makita ng audience. Sige. Natuguro sa sulod. So yun ano, Ma'am Ness, magpagawa ka noong bilog ng ganyan? Oo, sinabi ko nga sa kanya before eh, na tapos pares kay nung Ray. Ganitong net yung ilagay mo, oo. Na medyo mahaba. Ganyan naman oo. Lang. Mas madaling mahuli noon eh. Oo. Andun sa loob oh, may... Aridan oh, ginsira ko sa sulod. Wow, ang galing ni Doc. Okay. Ma'am, dito ka. I-explain ni Doc Sinan yung magandang body confirmation. So ito po yung ano, inuna nating i-select yung ano, yung plumage patterns and colors kasi madali siyang makita nung farmers. Traditionally, pag nagsi-selection, yung mga performance parameters ang sineselect, like weight, some measurements, yung tinatawag natin na morphometric characteristics. However, pag nasa field tayo, bibihira sa mga farmers natin, especially the small, na merong timbangan. Okay? Tapos, for the darag, ito yun, kaya siya tinatawag na darag because of this plumage ito. Color. Oo, yung yellowish. Ma'am, ano ba karaya ba ang ano? Ang darag na dalag yellow? Ang darag oo. Sa ano 'yan? Yellow talaga. Yellow ang ibig sabihin ng darag, no? So it's yellowish kaya sa kanila in their dialect, it's darag. Okay. Ito din yung plumage pattern and color nung ating female na labuyo. So meaning, descendants talaga sila ng ano ng labuyo. Maybe there were crossbreeding na nangyari na hindi na natin matrace before in their distant past. Tapos another characteristic of the darag is the shank color. Okay. Dark gray. Gray ang shank color. The group kasi dati may mga darag na white shanks, mayroong yellow. But the group decided to fix the characteristic of the gray color because there were some studies before na nagsasabi na associated sa lasa, sa taste yung ano, yung gray shanks nila. And for the conformation, dahil native siya, sa ngayon, kung hahawakan mo siya, yung kanyang shape ay parang korteng puso ng saging. Mas broad dito, tapos papaliit dyan. But with the selection, dahil sabi nung ating consumers that they would want more meat in the darag carcass. So we are now selecting the breeders breeders that have broad breasts. So mini-measure yung chest circumference nila sa final selection o yung circumference dito para makuha natin na yung mga breeders natin na malalaki yung kanilang breast. Kasi ang muscling, yung muscles or yung lean meat na nasa breast is correlated din siya sa thigh o sa leg and other parts of the body. So yung mga recent generations of the darag that are products of that kind of selection, kung mapapansin nyo, medyo naiiba na siya doon sa traditional conformation na medyo nagtitaper papunta dito yung ano yung shape.
nagiging ano na siya, more of rectangular na yung kanyang body conformation. And napapadami na natin, mapapataas na yung lean to bone ratio. So if selection will be continued, ganun ang direction ng ano, because we are developing the darag to be a source of meat, yung for food siya. Pero pag pangsabong, hindi maganda yung selection na yun. Kasi mahihirapan silang lumipad kung masyado silang babigat. Kanina, nabanggit nila Ma'am Ness na yung heritage chicken, the imported range chickens, that companies promoting those are also, you know, trying to call them native. Pero for both the consumer and the producer, kanina sinashare nila Ma'am Ness, na kung darag, which is the true Philippine native chicken, mas madali siyang alagaan, mas madali siyang patabain. Yes. That is where the reason that they are so used to the feed resources that we have. They have the higher capacity to digest fiber. Kaya kahit mga forages yung pinapakain natin, or doong proportion, mataas ang proportion ng forages, nagsasurvive sila. Lumalaki sila ng maayos because they are used to it. Whereas yung mga imported genotypes of the heritage chickens or yung mga imported range chickens, they are not used to our feed resources. Kaya nahihirapan sila, for one, nahihirapang mag-survive. Kaya mataas ang mortality kung inaalagaan nun ng ganito lang. Tapos lumalaki man siguro sila, pero there are comments na payat, mas mabuto. Manipis. Yes. Yeah. So, kulang sila sa muscles or sa lean meat. It's because hindi nami-meet ng ating local feeds ang kanilang nutrient requirement. So, yun. Alam mo, Doc, yung green legs, mas maganda yan sa first load, sa meat. Ah, okay. Sa meat type, yes. Okay. Fast grower sila. Okay. Si Ma'am Lucing ang nagsabi niyan sa amin eh. So, inobserbahan ko. Totoo nga. Yung basta for slaughter, yung green, madaling... Yeah, like that. Yes, fast grower yung sila. Yung greenish gray. Yes, yes. Kumusta po yung comparison ng lasa? Darag versus the yung imported breeds? Yun nga sabi ko eh. Iba talaga yung lasa. Different. Kasi yung sabi nga ng mister ko, kung minsan, kasi may mga namamatay, sinusunog namin yung amoy ng heritage saka yung amoy ng ito. Darag. Ay, mabango talaga. Parang lechon. Yes. Pero sa for example, ma'am, sa Binacol or sa Tinola, nag-try din kayo, nag-compare din kayo. Oo, hindi masarap yung ano, hindi nga ako kumakain ng heritage eh. Kasi yung kapatid ko, yun heritage yung ano na niya for egg. Oo. Pag nag-ano kami sa barahay, nagkakatay, nagkumakain. Hindi ako kumakain kasi parang may para iba talaga ba na iwan ko basta yung meat lasa. Yung meat niya parang basta masarap yung darag. Okay. Naano ko lang kasi yung parang kung kagatin mo yung meat So ibig sabihin may difference sa texture. Yes, yung meat talaga. Uh-huh. Yung darag pag kinagat mo kakagat ka ulit. Okay. Isang kagat, kakagat ka ulit. Yung okay. Heritage, pagkakagat mo, parang ayaw mo na. Okay. Yes. Kasi yung meat, iba talaga, Dok. Parang yung darag, yung hindi ba sabi sa yung darag, yung meat, parang ano ang texture ng meat niya, ng ano ba yun? Yeah, traditionally, ang yes. Sabi, kahit anong native chicken, the consumers would say the meat is tough. Maybe because wala silang standards doon sa slaughter age. Like kahit matanda na, kinakatay pa rin. Well, of course, kung mas maedad na yung any animal, mas matanda, mas matigas na yung, mas tough na yung meat. Especially na on the range sila.
But if the darag will be slaughtered at the right age of sa ngayon 16 weeks. Mm. 16 weeks yung slaughter age na nire-recommend. 16 weeks, that's about 4 months or a little less than 4 months. 4 months. Nakakatay ako 75 days. Okay. Basta, yes. Kasi sabi ni Doc Helen, Ma'am Ines, i-try mo. At 75 days, makakata. Yun talaga, pwede. Kasi maka-reach na sila na 850 grams. Grams at 75. Yes, oo. Basta mabuti lang yung pinapakain. Mm-hmm. Oo. Yeah, ang isang ano din kasi, I read one study na para sa slow-growing chickens, the desired taste would be achieved at 12 weeks old. So, 3 months. 3 months. Yung 75 days na sinasabi ni Mom Ness, 2 months and a half yon. For lechon, yun ang ginagamit sa abings. But, sayang din kasi, Ma'am, dati kasi, inaano natin yon yung mga 800 grams, 900 grams. Because the market then, yun yung kanilang preference. Yes, pero ngayon yung market natin, may kakayahan ng magbayad, naghahanap na sila ng mas malaki. Mas malaki. Oo. Like for example, if we slaughter a chicken at 800 grams na live, in most likelihood, pag naluto yon less than 500 grams na yon. So, the most na pwedeng kumain ay dalawa lang. Isa lang nga eh. Sila isang manok, siya lang isang kumakain. Sir, going back doon sa body conformation, itong hawak mo ngayon, small or... Yeah, because this is only what? 3 months? Hindi pa 3 months yan. Two. Yung iba kasi mga 2 months and a half pa lang. Small siya, sir, because of, it's very young. Very young. Makikita mo yung paglaki ng manok pag 4 months na, sir, no? Doon siya biglang lalaki, ma'am. Yes, oo. Pag 4 months na kasi, at saka masarap yun. Masarap pag iluluto. Because that will be the time that they will start depositing fat. Yes. Especially the females in preparation for the egg laying. Yes. So mga 16 weeks, tapos magsa-start kasi silang mag-lay. Some of them would start laying at 19 weeks. Some would start at 20 or 21. Alin? Matagal. When they start laying. But you can already slaughter them at 16 weeks. At 16. Mm-hmm. Pero pag yung gagawin mong breeder, normally, they would start laying at 19 weeks or 20, mga 5 months, 6 months. Ganun. 6 months talaga. Oo. Okay. Pero as early as 4 months, Doc, may nangingitlog na, pero maliit. Maliliit. Oh, yes. Yun. Hindi rin natin... Kahit walang lalaki, nangingitlog. Hindi rin natin ini-encourage yun, ma'am. Kasi yung masyadong maagang mangitlog, maaga din silang titigil. Kaya mabilis din sila maikal. So, in management, talagang yun yung tatargetin natin that they would start laying at 20, 21. Yun yung kukonsider natin na point of lay. Para makukumpleto nila yung kanilang laying. So, sa selection, tanggal na yan agad? Ang alin po? Yung nangitlog na maaga, yes. Maaga. Tanggal na yan agad. Ma'am, can you tell us kung pwede, magkano po ang cash na kinikita nyo dito sa darag? Monthly? Ikayo po. Siguro mga, kasi yung regular, may regular income kami weekly kasi nagde-deliver kami ng slaughtered sa abings. So siguro mga 10,000 plus, mga 11,000. Weekly? Weekly, yes. Wow, just for the meat. Yes, meat. May mga delivery pa kami na live. May mga delivery pa. Sisyo. So kung minsan, sir, kung marami. Kasi sa lately walang delivery sa DA kasi yung sa hindi kami pwede mag-ship sa malayo. Sa especially sa Negros kasi yan palaging namin. Pero kung open lang,
Malaki talaga, sir, ang income. Kasi panalo kami sa bidding, may... Pag kami, manalo kami sa bidding, yung Padaba, malaki talaga. Mm-hmm. Oo. Gano'ng kalaki yung malaki, ma'am? Mga... Want to sawa ako kung may manok kayo. Kasi kahit may 200, kakamanok. Kasi 1,000 ang ano, 1,000 ang dinideliver. 1,000? 1,000 kakamanok ko. Yes, may isang kaya kung may 200 minsan, ka? Mga 1,000 heads, mga 700 heads. Kaya nga kung may 200 ka? For example, may 100 heads ka at 700, magkano na yun? Oh, 70,000. Na, yes. 1 times 10 yun. 70 times 10, 700. Amo yun. Pwedeng kitain yun sa loob ng isang buwan. Yes. Basta may delivery kami sa dito. Basta may delivery. Hindi lang stop ba? Oh. Ngayon may piniprepare kami dyan sa delivery na sa dito sa, hindi man, Negros, Ben? Yes. Negros. Open na ngayon. Open na ngayon eh. So sabi ko, ay, makabili na tayo ng ano kasi... Doon sa kabila, sa kabila namin yung manok. Open na yung ano. Doon sa kabila, may meron pa kami doon eh, na piniprepare namin para sa Negros. May-improve na natin yung farm. Kasi yung... usually yung mga income namin na medyo malaki-laki. In-improve na namin. Sige, abang improve sa farm. Nide-develop na namin ang farm para medyo maganda. Oo. Doktor, sa atin naman to, kung basta may income na, sige, pagandahin na natin ang pagandahin. Kasi sabi namin, matanda na kami, mas, yung mga bata, yung apo ko. Yung... Para na lang sa mga anak namin doon sa kapo. Ilang kulungan lahat, ma'am, meron kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Pero yan, under ano pa yan, kina-quarantine kumbaga. Dini-disinfect pa yan. Pero may mga kukunting natira. Kailangan ma-slaughter lahat yan. Oh, at saka i-prepare for another ano naman. Anong puno po ito? Tambis. Ito yung kanina? Yung nasa ano, ulam? Hindi. Pa, ano yun, na libas. Ah, libas. Yung tambis, yung ano bang tawag dok sa tambis? Pa? Ah, makopa. Bravo nga niya, isang sako siguro. Ah, makopa. Makopa. Ito. Okay, so ito naman, ma'am, anong age to? May mga birth certificate sila. Oh, may June 17, July, August. Magdadalawang buwan. Lahat na ano may birth certificate yan. Ito, kung anong mga binibigay. Yes, yeah. Basta sisi from day old hanggang 2 months. Lulupad ako. Nagbibigay talaga ako ng antibiotic para... So yung antibiotic niya nasa food? Hindi po? Hindi, sa tubig. Sa tubig. Anakalak sa loob. Before doc, ng ano to, ito lang, 4x8. Pero na na-notice ko, overcrowded sila. So, kasi kung minsan mayroong isang batch na mga 150 heads. So, pag mga 1 month na ang ano. Hali talaga. Oo. So, sinabi ko sa kanya, pwedeng tanggalin yung... Yung divider. Yes. Kung minsan sa ulo mo, kung minsan dito sa baga, sa balikat. Sa sulod pa, ibutang, sa sulod. Sa sulod, tatap. Sa sulod sila niya, kalin. Kung minsan may buyer, magkano ang presyo ng 1 month? Sabi ko 200 pesos, wow, mahal naman. Sabi ko, ma'am, pag ikaw ang nag-aalaga, malalaman mo kung bakit 200 yung presyo. Kasi yung current price namin, Dok, yung 1 month is 200 pesos na. Kasi na inano ni Ma'am Lusing, ano ba yung tawag? Oo, kinumpute yung gastos from egg to ano. Paunti-unti lang ngayon yung ano. Wala pa rin yan. Ito, Dok. Ang liliit yan.
ay hindi pa siguro na ano, amo na nadadan. Kaunti-unti lang kasi, mga 30, mga 40, nun, gayon, ganun lang. Eh, mabuti mong mes, ganito na rin yung brother mo. Oo, yun. Basta rin yan, masisintent yun. Kasi before, Doc, hindi ko nilalagyan ng sin ng round na yan, na maraming namamatay. Kasi kung sa angle, doon sila pumupunta, maraming namamatay. Mas magiging efficient ka dyan sa hitting namin, yung kalahati. Lagyan mo lang ng takit, kahit anong pwedeng itakit mo ng solid, karton, plywood, para hindi yung kabila lang yung mag ano yung kinit. So kung medyo uminit sa madaling araw, pupunta sila doon sa covered papay para makukonsert yung lumi. Hindi pa siguro na napapakain, hindi pala nalagyan ng pagkain yan. Wala na silang tubig. Oh. Dalawa lang kami ni Uka na papakain. Yun nga ma'am, yung sinikwentongan nila. Nagpapakain ng mga sisyo. Ilang edad na po ito? This is July 10. July 10 at saka July 24 to. Sinama lang. Ah, magkasama? Yes. Kasi kung walang buyer na, alam mo sir, kung minsan may sabi pa, bibili ako 1 month ang ano, ang age. Kasi hindi kinuha. So, hindi. So, talagang hindi, sinisiparate ko talaga yon isang hatch. Pag 1 month, sabihin ko, ito na 1 month na. Pero kung walang buyer, sila masama ko lang. Oo, halo-halo lang. Pero makilala mo naman, sir, eh, kung kahit isasama mo sila, makikita mo talaga. Yung mas matanda. Oo. Pero ano, ilang days lang naman ang ano, katanda. July 10 at saka July 24, ilang days lang. 14 days lang. Oo. Sa isang kulungan, ilang ano po to? Ilang chicken? Siguro mga 100 or more. 100. Yung iba hindi naman. Magbigay ako ng ano, magbigay ako ng kahit vitamins pa 7 days, after 7 days, pagka 2 days, ano yan, plain water. O magbigay naman ulit ng vitamins. Kulang. Okay. Kulang? Kulang yung pagkain, sir. Oo, may ato pa to, may isang labador. Ito, may nagsasabi sa akin na bibili. Nang hinihintay ko mag 2 months ko. Bibili daw yan. Mag 3 months pala. May bibili daw. Ewan ko kung bibilihin niya. Kasi may, kung minsan, kung hindi mo ipahinga ng down payment, ng deposit. Pagdating ng ano, ng time na yun, hindi kinukuha. Hindi kinukuha. Bahala ka kung hindi mo kukuha. Kung hindi mo kukunin. Pwede namang ano yun. O, puro mga gaganda yung itsura niya. Mas malaki ang kita pag magbebenta ka ng chicks. Yes, yes. Kaysa sa meat. Yung meat kasi parang surf. Yung surplus ko. Kung minsan kasi may nagbibili lahat na babae lang. So, yung lalaki pang slaughter lang. Saka yung magpa-hatch ka, 60% ang male, 40% lang yung female. Mas marami yung male. Yes. So, pero alam mo sir, malakas pakainin yung male. Oo. Pero madali naman silang maglaki. Lahat ng kulungan ni ma'am, puno? Lahat ng kulungan, puno? Hindi naman. Kung minsan. May mga bakante. May mga bakante rin. Yung iba kasi, ano, marami yung ano. Kasi kung minsan, maraming ano eh. Yung last year, maraming mga agri-student na bumibili ng ano, na bumibili ng for thesis nila. So, day old chicks. Ito, wala nang laman. Wala nang laman. Na-dispose na. Oo.
Di maka ganun, oh. Opo, hindi ko naka, yes. Senior ka na ba, ma'am? Yes, 64. Hindi naman po ala. Alam mo, sir, yung pinaka-importante na isasabihin ko sa iyo, wala pa akong maintenance. Talaga? Yes. Every 6 months, nagpa-laboratory ako. Clear lahat? Yes. Anong sikreto, ma'am? Yung pagkain at saka yung lifestyle dito sa farm. Province, ay sa farm. Palagi kang napapawisan. Mm-hmm. Yung pagkain, iba yung sa compare sa city. Kasi walang hamburger dito. Walang pizza. At saka hindi talaga ako nagiinom ng soft drinks mula noon. Kape lang. Kape. Kape. Malas kayo magkape. Hindi naman. Mga once lang. Sa umaga lang. At saka kung gabi, tea. Tea. Yes. Meron pa po tayong pupuntang ano, house? Wala na. Wala na siguro kasi parehas din. Parehas ito na. Din ang sa kabila. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa Abings. Kasi kung wala lang Abings, kung minsan siguro hindi ako makapakain ng ano ko, ng manok. Okay. Sabi ko, Ma'am Lad, pwede magkas-advance? Delivery. Kasi na-compute nyo yung ano, yung cost ng kids, yung formulation nyo, yung pinapakain, mga magkano kaya yung from per kilo? To... Hindi ko dok, ino-compute. Hindi na-compute. Pero may listahan ako, may expenses, may sales. Oo. So, every month, sinusuma ko yun. Okay. Pero yung feeds lang, hindi mo siya na-separate. Ang expenses kasi kasama yung feeds, lahat, yung gasolina. Okay. Nakahiwalay yung gasolina. Yes. Bakit po pwede na nga natin siguro ma-compute yun? Eh, compute mo lahat para maalaman natin. Kasi, sabi ng anak ko, mama, isama mong gasolina kasi kasama yan sa... Magbili ka ng ano ka, magbili ka ng feeds dun sa bayan, yung ginagamit mo, sasakyan, gasolina ka. Ay, agdaw pala, ilagay dyan para sa sapaw. Oo. So, alam po yan. Kainin pa nila yung mga talbos mo. Naglalagay ako dok ng ano, kung kinukuha tong rice hull, lalagyan ng apog. Ano bang apog? Lime. Yes. Pagkatapos, mga 3 days siguro na hindi ba lalagyan ulit na ano? After 3 days, lalagyan ng rice hull. Saka lalagyan ng 7 powder para sa dapaw. At saka pinasprehan pa ng ano, ng disinfectant. Okay. Yung ano bang anong ginagamit ko na brand. At saka mga 2 days after, lalagyan na po daw. Una pag ikot mo, susunod ka tayo, nagkano na dyan. No? Kasi before, Dok, nung inabutan mo na kasin ko, yung isa kong tauhan dito, hindi pinapalitan yung ano. Oo. Yung rice hull. Kung alam mo, Dok, nung ano, zero mortality, maka zero mortality ako sa ano. Okay. Yun, iba kasi talaga pag ikaw yung mismo. Oo. Ano? Nung hindi pa ako naka-hands-on, yung papunta-punta lang dito. Mortality, yung mga nabubutas yung puwet nila, wala na bituka. Yung mortality lang, oo. Yung duwa ka nga, duwa manungok ka. Kanibalisom. Kanibalisom. Kasi overcrowded. Pag overcrowded, yun. Nagpapatayan sila. Ito, subject ko, replacement ko itong rice hull. Ari, kung anong pani, islan pani. Oh, andi ba dito lahat ng water? Kasi yung tauhan na mo nga. Babsen? Isa na, yes. Pag alam niyang may bisita, nahiya siguro. Kahapon, sabi ko sa kanya nung isa ng hapon, sabi ko, early ka pa bukas, please ha. Kasi may bisita tayo. Oo. Buti pa hindi ko sinabihan na early ka pa kasi may bisita tayo. Siguro. Hindi. Oo, hindi mag-absit yun. Ay. Ay, siguro eh. Dito na tayo. Mahirap, no? Saan po ang ano niyo, ma'am, bahay niyo? Ito. May ilang mabalik na. Ito ang house niyo? Yes.
malamig sa gabi. Yes, hindi kailangan ang aircon, hindi kailangan electric fan. Kung kung talagang mainit sa araw, nag-electric fan pag gabi, malamig talaga. Okay. So ito ay parang the fruit of your labor na to, no? Mm. Kasi ma'am, nag-start kayong mag-farming nung time na si sir ay active pa sa barko. Yes. So advantage ba 'yon na nag-umpisa ka nang maaga while nung kaysa naman yung hinintay mo pa mag-retire si sir bago kayo mag-umpisa? Mas advantage sir na nag-start ako na sa barko pa siya kasi na naka-develop ako ng market. Kahit wala pang darag, marami na akong market. Wala pang asosasyon, wala pang padaba. May sariling market na ako. Mm-hmm. So, nung mas maganda, more na mas maganda nang retired na siya. Kasi may kasama na ako. May, pwede nang mag, walang, hindi ka magkuha ng tao na suhulan mo na magbayad ka. Yes, magsweldo. Mm-hmm. Pwede lang siya mag, dalawa kami. Kayang-kaya ba? Kahit kayong dalawa lang, sir? Okay. Yes, sir. Pero okay lang nung onboard pa ako na nag-umpisa na kami kasi may mga housing kami dyan na kailangan rin ng kuhan, yung repairs. So, may pagkukuhanan ba? May pagkukuhanan ka ng kuhan mo, yung pera na pang-improve. Pang-improve. At pero kasi kung ngayon, paunti-unti lang. Mm-hmm. Yung improvement, paunti-unti lang, paunti. Kasi yun lang ang sales eh. Yun parang ganyan, paunti-unti lang. Ano pong advantage nung ganong strategy? Yung unti-unti lang, yung kaya lang? Parang sarap sa pakiramdam. Kasi alam mo, may pawis eh. May fruit na yung ginagawa mo. May ano ka na. So, parang ang sarap na pakiramdam kasi, uy, tapos na. Yun. Oo. Sabi nyo, before mag-pandemic, ang breeder ninyo ay 280 na breeders, yes, nung yes, before mag-pandemic. At yung 280 na breeders, it translate to how many heads yung buong farm? Mga 2,000 heads. Yes. Doon po sa time na yon, before mag-pandemic, magkano po ang kinikita nyo doon? Ay, ang dami, sir. Hindi niya na mabilang. Minsan, pag alis ko noon, naka-deliver sa tag 54,000, 60,000, paalis ako noon. Sabi ko, ayos ah. Kaso ngayon, na-hold yung sa bidding, kaya pandemic, wala talagang movement, sir. So, inunti-unti kong kata yung breeder. Itong kinatay ka. Yes, kasi, binenta nyo na meat. Meat na lang. Yes, kasi wala talaga, sir. Mas mabuti na lang na ibinta mong meat. Magpapakain ka na walang balik. I see. Minsan may kumukuha sa amin dito yung mga sa agriculture na eskwilaan, yung estudyante. Mm-hmm. Bumibili ng 1D-old. Marami rin bumibili dito. So, ngayon ma'am, na tapos na ang pandemic, nawala na yung mga restrictions, anong ginagawa niyo ngayon? Pabalik kayo doon sa dati? So, kailangan maibalik namin yung 280 heads na breeder. Kaso, kaso paunti-unti na lang kasi wala kang malaking pera na kailangan ilabas. Kasi kung marami yung breeders mo, kailangan may pundo ka talagang pera, sir, na pambili ng lahat-lahat. Kailangan ng vitamins, kailangan ng feeds, kailangan ng... So, kailangan paunti-unti lang para yung makikita mo sa... Okay ma'am, dahil ang strategy ngayon ay unti-unti. Ilang years yan bago nyo maabot yung dating 280? Siguro pwede rin makuha mga 2 years. 2 years from now. Yes. So 2 years from now, balik na sa dati pero wala nang malaking gastos. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.